guys! Welcome back to our YouTube channel. And for today's video, maglalaro ulit kami ni Catherine ng Lipstickan Mo Ako. So, ano pang hinihintay natin? Intro! Pasok! Ang panglilalaman o leksikal. Ito ay binubuo ng mga pangalan at panghalip bilang nominal, pandiwa at mga panuring pang-abay at pang-uri. Ngayon, tukuyin sa halimbawang ibibigay ko ang mga pangalan at panghalip bilang nominal, pandiwa at mga panuring pang-abay at pang-uri. Magaling umawit si Michael, kaya siya ay nanalo sa singing contest. Ano ang sagot? Sa palagay ko, ngayon ay dumako naman tayo sa morpemang may kahulugang pangkalayan. Sinasabi nito na ang morpemang ito ay walang kahulugang taglay hanggit di na isasama sa iba pang morpema na magpapahilom ng kahulugan ng buong pangkausap. Ito ay binubuo ng mga pananda at mga pangunay. Ngayon, mare, tukuyan sa halimbawang ibibigay ko ang morpemang may kahulugang pangkayarian. Magaling umawit si Michael, kaya siya nanalo sa singing contest. Ano ang tamang sagot? Sa aking palagay, ang morpemang may kahulugang pangkayarian ay si, kaya, ay, at sa. Ngayon ay dadako tayo sa ikatlong uri ng morpema, morpemang diversional. Ito ay morpemang may pinagmulan o pinaghanguan. Nagbabago ang kahulugan ng salita dahil sa pagkakabit ng ibang morpema o affix nito. Ano ang morpemang iyong maaaring mailagay upang maiba ang kahulugan ng salitang luto? Sa palagay ko, ang morpemang taga plus luto magiging tagaluto. Tama! Kung ikaw ang nakikinig at sa akin napapansin ay ang mga makarasahan sa ating paglalaro. Ngayon naman ay dumako tayo sa morpemang inflectional. Sinasabi rito na hindi nagbabago ang kahulugan ng mga salita o morpema sa kategoryang sintaktika ng mga salita kung saan ito nakakabit. Ang tanong, mare, anong morpemang inflectional ang ikinakabit sa salitang linis? Ang morpemang inflectional na maaari kong ikabit sa salitang linis ay nag, nagli, at magli, na kung saan ang salitang linis ay magiging naglinis, naglilinis, at maglilinis. Ayan! Talaga nga namang napakalo sa inyo, mare. Ngayon, tayo ay magtuloy-tuloy sa alomorph ng morpema. Pambansa o pangbansa? Alin ang tama? Sa palagay ko, pambansa? Ako naman, alin ang tama? Sintangkad o sintangkad? Sintangkad? Simbait o singbait? Paligay ko, pampanitikan. Pangakit o panakit? Panakit? Sintindi o sintindi? Sintindi. Pang-laban.
alin ang tama? Ano ka ba naman, Mare? Siyempre, panlaban yan. Para sa inyong karagdagang kaalaman, ginagamit ang mga allomorph na pangmangsin kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa mga katinig na GH, KM, N, NG at mga malapatinig na W at Y at mga patinig na A, E, I, O, U. At panmansin naman kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa katinig na D, L, R, S, T. At pamamsim kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa mga katinig na P at B. Maraming salamat sa inyong panonood. Naway marami kayong natutuhan sa aming video. Hanggang sa muli, paalam!